VP Lenny, Bumazita, Sakabasalan, Samboanga, Sibagay. Nandito ka lang. Ay, saan yung ano? Ito? Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Samboanga, Sibugay, sa Kabasalan. Kasama natin si Kadodoy. Ayan. Yung ating only Filipino Ramon Magsaysay Awardee for 2021. Second time ko nang nagbisita dito sa kanya, sa Kabasalan. Kasi ito po, ipakita lang natin. Meron dito mga 2,000 hectares na mangrove plantation. Yung mga 500 hectares nito, si Kadodoy yung nag-umpisa, nagtanim. Ina-explain ni Kadodoy kung ano yung epekto nito sa buhay ng mga taga dito sa Kabasalan. Na nung bago nila ito sinimulang project na to, itong dagat kung saan nandito tayo ngayon, patay na to. Wala na yung mga isda, wala nang hanap buhay yung tao. In fact, nag-alisa na daw yung mga manging isda dito, pumunta na sa Palawan. Palawan ka, Dodoy, no? Palawan, saka iba pang bayan para makahanap ng hanap buhay. Kokonti lang sila. Ilan nga kayo natira noon? Mga lima na lang. Lima lang. Original na member. Oo, lima lang silang natira na nag-umpisa nitong project na to. Chinagaan talaga nila. Chinagaan nila yung mangrove plantation. Dahil sa pagtsatsaga, nabuhay ulit yung dagat. Ngayon, napakayaman ng dagat dito. Talagang napakarami ng marine resources, mga isda na napapagkunan nila. Ang resulta, ang dami ng mga nawala ng hanap buhay dating na pumunta sa ibang lugar na bumalik. Bumalik dito kasi may hanap buhay na ulit. Kanina, dinaanan natin yung mga kabahayan. Masaya yung mga tao dahil hindi hirap. Simple yung buhay pero hindi naghihirap. So yung result nung una nating pagpunta dito, nagbigay tayo ng mga boats. Nagbigay tayo ng mga boats. Ilan ka, Dodo, yung binigay natin na boats? 15. 15. Ano yung simula? Oo, nagsimula tayong 15. Tapos sabi ni ka, Dodoy, ano daw ito? Binigay na nila ito dun sa mga, ano sabi mo, mga balo? Mga balo. Yung mga wala ng asawa. Kaya pag nakita nyo, karamihan mga babae. Kasi karamihan sa mga mangingisda na original, mga lalaki. Pero pag tiningnan mo yung may mga hawak nung mga bangka, ngayon kasi may mga bata, pero karamihan sa kanila mga babae, mga balo, sila yung mga kulang ng hanap buhay. Dati daw, nakikisakay lang sila sa ibang may bangka para makiisda. Pero nung nabigyan na natin sila ng bangka, araw-araw na sila dito ang nangingisda. Dito lang daw, ito po, project po natin ito, Talabahan. Nagbigay po tayo ngayon ng 472,000 pesos pantulong po dyan sa Talabahan nila. Ang sabi niya, ang isang balde daw, 200 pesos. So, kahit isang balde lang yung makuha nila, buhay na sila for the day. So, nag-ibang sobra yung buhay dito dahil sa sakripisyong ginawa ni Kadodoy. Ito po yung dahilan kung bakit si Kadodoy yung Ramon Magsaysay Awardee natin. Kasi sobrang inspiring talaga yung turnaround ng lugar dahil sa pagtsatsaga ng mga yung mga natirang mangingisda. Saka binago nila yung buhay ng marami. Kwento nga ni Kadodoy, yung iba daw na nabigyan nung bangka, yung mga nagbalik probinsya na walang trabaho dito. Binigyan nila para makapagsimula at ngayon okay na sila. So ito, na-declare siyang parang wetlands na protected area. Kasi mula nung umukay na dito, ang dami ng mga migratory birds na nandito. Kanina ang dami. Ngayon nawala sila. Kanina po ang dami. So sobrang rich talaga yung resources dahil pinagtiyagaan. Ang kabutihan po ni Kadodoy, hindi talaga siya selfish sa kanyang mga nalalaman. In fact, sinamahan niya na kami ilang beses na para turuan yung ibang mga fisherfolk groups na mga tinutulungan ng OVP. Meron tayo sa Metro Manila, meron sa Bicol. Dinala na namin si Kadodoy sa Bicol para magbigay ng inspirasyon sa ibang mga grupo natin doon. Ang promise nga natin doon sa mga tinuturuan ni Kadodoy, madala sila dito
para makita nila with their own eyes kung ano talaga yung itsura pag inaalagaan yung environment. Ang problema lang, Kadodoy, 2019 natin plinano pero nag-pandemic. Oo nga. Oo, 'di ba? So, ang dami nating mga plano na hindi pa nagagawa. Pero every time pumupunta ako dito, very, very inspiring. So, ang kwento, Kadodoy, 'di ba sabi mo din na ang isang result nitong grabe na yung mangrove plantation nyo, hindi na kayo tinatamaan ng matinding bagyo. Sa yan ang maganda. Nung palagi may bagyo sa ibang lugar dito, kahit malakas ang hangin o malakas ang alon, pero hindi namin ramdam. Kasi nakaharangan siya. Tama. O kasi sabi ni Kadodoy, nung wala pa daw yan, every time bumabagyo, etong mga house on stilts kasi nandun, nagigiba daw talaga yon. Pero mula nung very thick na yung mangrove reforestation nila, hindi na daw nagigibaan ng bahay yung mga nandito. So, kaya gusto ko lang ipakita kasi ito talaga yung isang example na yung pera ng pamahalaan pag ginamit talaga sa tama. Ang dami ng resultang mangyayari. Kinikwento nga ni Kadodoy kanina na pag merong hanap buhay ng ganito, hindi na nangangailangan humingi ng ayuda sa pamahalaan kasi may hanap buhay na. Yun naman yung kinaka-proud nila sa mga members nila. Kasi alimbawa kanina, mamaya papakita namin yung mga bahay. Sabi ni Kadodoy, yan, ang simple lang ng mga bahay. Akala mo, barong-barong, pero kompleto ng gamit sa loob. May mga satellite dish. So, ang gusto sabihin, di ba? So, ang ano talaga, sobrang inspiring nung kwento dito sa Kabasalan na pwedeng-pwedeng i-replicate. At ito po yung sinasabi natin na blue industry. No opportunity para sa bansa natin. Ang daming mga lugar sa buong Pilipinas na pwedeng i-convert ng ganito. Yung kinikwento nga po ni Kadodoy, hindi na lang Kabasalan yung nagbe-benefit, di ba Kadodoy? Hindi na lang Kabasalan, pero pati yung ibang mga munisipyo yung katabi ay nagbe-benefit din. So ngayon po masaya tayo. Pinapakita natin, Kadodoy, yun yung ano, no? Yun yung, sabi ni Kadodoy, yung talabahan daw nila, ang pinaka-konsepto daw, parang, ano to, para sila nag-gardening. Para sila nag-gardening, kasi parang tinatanim nila, tapos 4 to 6 months lang, harvest na. Nung nag-umpisa sila, local lang ang market nila, pero ngayon, nakakarating na sa ibang probinsya. Parang 12 hectares ba ito, Kadodoy? Oo, 12 hectares yan. Parang ngayon, 12 hectares yung gamit nila for talaba farming. Pero sabi ni Kadodoy, dahil may mga tulong sila nakukuha, gaya nitong tulong sa OVP, tapos merong mga civil society groups na tumutulong, pag lalong marami pa yung tulong, pwede pa nilang i-expand. So, pwede na silang mag-supply sa labas ng Mindanao. Kasi ngayon, yung dito pa lang sa parts ng Mindanao, yung nasusupply nila. Pero nakakatuwa lang. Nakakatuwa na happy yung mga tao dito. Proud sila ng ginagawa nila. Parati tayong excited, tumulong. Pag nakikita natin na yung kaunting tulong natin goes a long, long way. So, Kadodoy, maraming salamat ulit sa inspirasyon. Salamat din sa pagbisita nyo, ma'am, Ditilini, sa aming lugar. At mas lalong na-inspire kami dahil binisita na ninyo kami ulit. Oh. At binigyan pa ng panibagong tulong at assistance. Dinedeserve niya naman po. Para mabigyan po yung mga hindi pa natin naibigyan na dapat mabigyan na magsimula ang kanilang pamumuhay. Oh. Dahil talaga, lalo-lalo na yung mga bao na binigyan ng bangka. Oh. At ito rin talaga yung nagagamit na nila. Nagagamit. So yung kapital na yung mga dating hindi nagtatalaba, so nabibigyan na sila ng pagtatalaba. Oo. Maliban sa pangingisda. Oo, ano-ano po. Ito talaga, nakakatuwa. Nakakatuwa siyang tingnan. Tingin ko hindi ko ma-describe, hindi ko mabibigyan ng justice from the videos lang o sa description ko kasi mas mabuti talaga nandito. Pero halimbawa itong
Ito pong sinasakyan namin na floating cottage ito. Pagpunta namin, sabi ko, maasyan sana kayo kadodaya. Kasi pagpunta namin, motorized bangka yung sinakyan namin. Pero ngayon, floating cottage na. Sabi ni Kadodoy, tayo daw yung unang pasahero nito. Kasi katatapos lang nito. Kasi gusto nilang i-promote na ecotourism. Tapos sabi ni Kadodoy, hindi sila apektado ng pandemic. Hindi apektado yung ng kanilang hanap buhay. Tuloy-tuloy lang sila. So, ayun. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kaya tayo nag-Facebook live. Gusto kong i-share kasi gusto nating makita ng iba pang mga fishing communities na possible. Possible talaga ito with help from government and the private sector. Yung mga dagat natin na kulang na ng supply ng isda, posible talagang buhayan. So maraming salamat po sa inyo lang.